Jessica Soho. Ngayong gabi, lalaking ang bawat kilos, din numero, at babaeng hindi umiinom ng tubig. Talagang hindi ko mawasan na hindi ininom ng soft drink. Mga kakaibang ugali na sakit din. Magandang gabi sa'yo, Jessica. At dahil dito, hindi kita atatantanan. Bukod sa pagkanta, mga hanap buhay na ang puhunan, magandang boses. Hangad po namin ang yung maayos at maginhawang paglalakbay. Tututut, Love Radio. Agree or disagree? Mas magaling nga bang magmaneho ang mga babae? Kaya ba sila ang hinahanap na magmaneho ng bus sa EDSA? Oh, sorry na. Isa sa pinakamasarap na trabaho sa buong mundo ang magsulat tungkol sa pagkain. Food blogger. Makisabay sa uso, tumakbo hanggang finish line sa marathon. Successful rescue operation. Ay, sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingero si Andaga. You accept that anybody is Jessica Soho. And then we dedicate this award. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you God for this honor. Napakalayo ng hilakbay ni Barack Obama. Ito, Senyor Juan Joaquin Oliver. Bukod sa itsura, isa pa sa natatangi nating pagkakakilanlan, boses at marami na ang sumikat at gumanda ang buhay dahil sa maganda nilang tinig. Pero bukod sa pagkanta, marami pang hanap buhay na ito rin ang puhunan. Pakinggan natin. Sa YouTube, umabot na sa 7 million hits ang video ng isang animoy taong grasa sa Amerika na nagtataglay pala ng ginintuang boses. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Si Ted Williams, dati raw radio announcer si Ted, bago siya nalulong sa alak at droga hanggang napariwara. The voice just became something of a development over years, and I went to school for it. And then alcohol and drugs and a few other things became a part of my life. Dahil napukaw niya ang atensyon ng halos buong mundo, muling nabigyan ng pagkakataon si Ted na gamitin ang kanyang boses para maiayos ang kanyang buhay. Inimbitahan pa siyang maging resident announcer ng Cleveland Cavaliers sa NBA. Barangay LS 97.1, welcome mga kabarangay at mga kapuso. Ito ang ating mga boses maaaring magbukas sa atin ng maraming oportunidad. Para maiwasan ang kung anumang aberya o aksidente sa mga sumasakay sa LRT, katakot-takot na paalala ang ipinaririnig ng pamunuan ng LRT sa kanilang mga biyahero. Please observe the following for your safety and protection while inside the train. Isa si Brian sa madalas na sumakay sa LRT. Pero hindi lang siya basta ordinaryong commuter. Siya lang naman ang nasa likod ng boses ng safety guidelines ng LRT. To all our valued passengers, please observe the following for your safety and protection while inside the station. Nagpa-audition daw ang pamunuan ng LRT noong isang taon at si Brian ang napili. Please occupy the center aisle of the train. Siguro dahil alam ko yung trabaho ko at kung paano sabihin yun na maiintindihan, malinaw, klaro at hindi naman siya tunog na parang nakakaasar kundi maganda siyang pakinggan. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa LRT. Para alamin kung tumatak nga sa pandinig ng mga LRT commuter ang boses ni Brian, sinubukan naming mag-eksperimento.
Pasimpleng tumabi si Brian sa ilang pasahero sa istasyon ng LRT. Thank you for patronizing the LRT. Wishing you a safe and convenient journey. Maraming salamat sa pagtangkilik sa LRT. Hangad namin ang iyong maayos at maginhawang paglalakbay. At sa loob mismo ng tren, at saka bumanat sa kanyang mga hirit. Sa mga minamahal naming pasahero, ilang paalaala para sa inyong ligtas at maginhawang paglalakbay habang nasa loob ng tren. Merong natawa, meron ding namangha. Salamat din po sa inyong kagandahan noon sa amin. Yung personal niya sa boses niya, match ba? Wishing you a safe and convenient journey. Kulang na lang mapakanta sa tuwa si Brian sa reaksyon ng mga nakakakilala sa kanya. Masaya, syempre. Nare-recognize na ako, pero sino ba nakakilala sa akin na katabi nila yung nagsasalita sa station, di ba? Si Lily naman, abot langit ang taas ng kanyang boses. Dahil sa bawat paglipad sa himpapawid ng mga eroplano ng isang airline, boses ni Lily ang gumagabay sa mga pasahero tungkol sa mga alituntunin ng kanilang eroplano. Simply insert the metal end into the buckle until you hear a click and pull loose end to tighten. To open, lift top of the buckle. Now that you are ready, relax and be fully comfortable. I've been doing this for so long already. It's a job, you're there, you do it, you know you did a good job, and you move on to the next one. The quality of the voice, the characteristics of the timbre, the tone, the volume, okay, all dimensions of the quality should be reflected in the delivery. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Matatanda ang itinampok namin ang boses na nasa likod ng mga naririnig nating mensahe sa ating mga telepono. The subscriber cannot na isa palang guro sa isang kolehiyo. Kung ang iba sadyang unique ang kanilang boses, may ilan naman na kayang gayahin ang dose-dose ng boses ng kung sino-sino. Hey, come on, Patrick, but it was SpongeBob! Katulad na lang ni Pocholo, isang voice artist. Mapapolitiko? Alam mo, Jessica, ang galing-galing mo, no? Ikaw ang nasa puso ko, Jessica. Thank you. Artista? Alam naman eh, huwag ka naman pagay-anggay ang diyan, Jessica. Ako si Michael D. Manood kayo ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Pati na mga broadcaster. Magandang gabi sa'yo, Jessica. At dahil dito, hindi kita atatantanan. Bumabot sa langit, ang tamaan, huwag magagalit niya. Ang panggagaya ng boses, itinuturing ni Pocholo bilang sining o art. Diba meron tayong yung pinakamababang boses na kaya natin gawin? Tsaka yung pinakamataas! Yun yung pitch! Pwede mo rin gawin yung pitch character na mababa, mahangin, o kaya yung husky, ganyan. O kaya, yung tempo, yan. Kailangan mabilis yung, ano ba ginagawa mo dyan? Nakakatuwa ka na magsalita. O kaya, pwede namang mabagal ka magsalita, di ba? So, nakaka-create ka rin ng character dun. Ang paniniwala niya, kahit sino, maaring matuto sa panggagaya o pagkakaroon ng maraming boses. Kaya nagtayo si Pocholo ng kauna-unahang eskwelahan sa Pilipinas para sa voice acting. Hindi ko ibibigay sa'yo ang brilyante ni Yoshi! Actually, it's a skill and a talent, pero lahat ng bagay naman natututuhan eh. Kung talagang bibigyan mo ng time and effort dun sa idea, makukuha mo yan eh. Pinakaabangang fantasy love ko magiging taon. Ngunit may ilang mga pamilyar na boses na hindi na raw kailangan sumailalim pa sa pagsasanay dahil sadya itong natural. Ang isa sa mga pambatong boses ng istasyon ng radyong ito, hindi mikropono ang nakasanayang hawakan, kundi panglampaso ng sahig. Pero dahil sa kanyang kakaibang boses, ang janitor naging voice talent. Ako si Mang Penong, boses ng Tototot, Love Radio, Tototot. Ang 42 anyos na si Pino, kahit wala siyang pangalang pang-radyo, katulad ng mga DJ o disc jockey, kilalang kilala naman ang kanyang mga hirit.
Gadyot lang. Kokoro. Siyam na taon muna raw siyang naging tagalinis ng kanilang istasyon ng radyo bago nabigyan ng pagkakataong iparinig ang galing ng kanyang boses. Tot, si Kumare! May bagong kutse! May bago pang bahay! Ang classic nito, sabay-sabay inutang! Basta kakaiba siya eh, na parang yung natural na bitaw. Kasi pag radyo, di ba, parang hindi mo inaasahan eh, na parang Bisaya magdi-DJ ang mag-voiceover. At kahit saan, kilala ang boses ni Pino. Ah, naman siya. Pwede siya maging DJ. Tututut, love radio, tututut. Masaya pa ako na may tumatawag sa akin na, Kadyot, kumusta ka na? Kahit may problema kunti, masaya na ako sa mga tao na nakilala sa akin sa mga paligid na kung saan-saan. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyon totoo lang. Dito naman sa GMA, ang nagsisilbing boses ng Kapuso Station, si Al Torres. 18 taon na niyang isinasatinig ang mga mahahalagang detalye tungkol sa mga programa ng GMA. Sa tagapag natin ng kasaysayan, GMA. Pero Hunyo nung nakaraang taon, nung nagpa siya si Al na manirahan sa Canada, kasama ang kanyang buong pamilya. Pero kahit nasa Canada na si Al, salamat sa makabagong teknolohiya na kahit milya-milya ang layo ni Al sa Pilipinas, naririnig pa rin ang kanyang mga kapuso, ang kanyang magandang boses. Keep it here on GMA. 28, 30, 40 scripts in a day. I record each one, and then pagkatapos ko siyang record, ipaprocess ko siya. I will edit it, I will take out the bad cuts. Ang ititira ko lang ay yung mga good cuts. May drama? Magtatagpo na kaya ang mga landas ni Ina at Lyndon? Abangan sa Dwarfina. Pakwela? Kaibigan? O kaibigan? Pero sabi nga nila, a picture paints a thousand words. Kaya palang dali nilang ispelengin. Ikaw na ang maging Bubble Gang. At kung ano-ano pang emosyon. Sa mga kuha nila, matatakam ka. Sabado sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Alam mo kagad, unang timbre pa lang niya yun. Unang, kumbaga, sa kanta, unang note pa lang ng kanta, alam mo kagad na, oy, GMA yun. Baka maligaw yung audience natin kung biglang babaguhin yung boses ng GMA. Kasi siya na yung parang pinaka-representative kumbaga ng GMA, yung boses niya, di ba? Lahat tayo biniyayaan ng kanya-kanyang boses. Maliit man o malaki, malakas man o mahina, gamitin natin para maiparating ang ating mga saloobin at gamitin lang dapat para sa kabutihan. Susunod, isa sa